for today's video, guys. Maliban sa mga salitang mahal kita or I love you, ano pa kaya sa tingin niyo ang hihigit doon? Yes, marami pang salita na masigit doon na pwedeng kiligin ng mga partner niyo at pwedeng mabaliw sila sa mga salitang gagamitin niyo. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Oo, yeah, sure. Lahat tayo, we never stop saying I love you sa mga taong mahal natin. Ito ay pagpapaalala lamang sa mga partner ninyo kung gaano sila kaimportante sa buhay nyo. Pero minsan, ang salitang I love you ay nagiging expression na lang. Pero kung ang salitang mahal kita ay sinasabayan naman ng gawa, of course, it's a sign na adoration. Ina-adore, nire-respeto mo, ina-admire mo yung taong mahal mo kung sasabayan mo ito ng gawa. Mas nararamdaman kasi nung taong pinagsasabihan mo yun. Try this one. Can I help? Araw-araw sa buhay natin, guys, may mga pinagdadaanan tayong mga stress sa trabaho, sa pamilya, mga kaibigan, even sa environment natin. Ganun din yung mga partner natin. Yung pag-o-offer ng help sa kanila ay isang way para maiparamdam nyo na mahal nyo sila. Ito ay isa lamang gesture sa kanila na nagre-remind na kayo ay team at alam nila na andyan kayo sa tabi nila na willing to help, open hand pagdating kung anuman sa mga struggles na pagdadaanan nila. So, if ever nakukumustahin nyo sila dun sa trabaho nila or sa family nila at may naikwento silang maliit na bagay na alam nyong nakaka-stress sa kanila, mag-offer kayo ng help like, may maitutulong ba ako? Let me know, baka may maitulong ako dyan. So, isa lamang yan sa mga kinikrabe or kinababaliwan ina-after na salita ng mga lalaki, maliban sa salitang mahal kita. Number 2, you are amazing. Ang mga lalaki, guys, ay kilalang provider, kilalang matatag, kilalang matibay. Kaya kung ipaparamdam nyo sa kanila na kayo mismo ay believe sa kanila, tumataas lalo yung pagkalalaki nito at gustong-gusto ng mga lalaki yon. Malaki yung role na ginagampanan ng mga lalaki sa buhay nila, sa buhay ng pamilya nila. Lalo na kung nakikita nyong masipag sila sa trabaho, hardworking talaga sila, kasi maaring sila yung breadwinner ng family, mostly ganon. So, importante sa kanila na na-acknowledge sila dun sa mga ginagawa nilang trabaho, lalo na kung ito ay nanggagaling dun sa taong mahal nila o dun sa kapartner nila. So, kapag katapos ng kwentuhan nyo dun sa pang-araw-araw at may naikwento siya sa'yo na ginawa niya sa trabaho niya or sa family niya, batiin nyo ng you are amazing. Number 3, you make me so happy. Yes, it's a classic expression. Pero kung alam ng partner mo na siya ay isa sa nakakapagpasaya sa'yo, malaking bagay sa kanya yon. Masarap yung pakiramdam nila kapag alam nilang napapasaya nila kayo. So, alam nila na may nakukontribute sila doon sa happiness mo. So, alam naman nila na yung buhay mo ay independent ka man or may maganda kang trabaho, maayos na pamilya. Pero kung malalaman nila na isa sila sa nakakapagpasaya sa'yo, malaking boost sa emotions nila yon. Kasi yung contribution niya kung bakit ka naging masaya ay nandun at naipaalam mo sa kanya. Number 4, I really, really like you. Yes, love is a feeling towards a partner ninyo. Pero gaano mo kagusto ang taong ito? Isa sa nakakapag-last longer ng relationship ay ang chemistry. Kasi dito pwedeng ma-develop yung friendship. Ang salitang mahal kita ay pwede mong sabihin kahit kanino. Salitang I love you, pwede mong sabihin sa pets, pwede mong sabihin sa kaibigan mo. Pero ang salitang I really, really like you is different way. This is another form of acknowledging your partner kung sino talaga sila. Gusto nilang marinig na yung partner nila ay gusto sila at binavalue sila as a person. Huwag kang mahihiyang sabihin sa kanya yung mga qualities na alam mong unique sa kanya. Kasi importante yun na marinig niya. Kung sa tingin mong magaling siyang kumanta, sabihin mo sa kanya, I like the way you sing. Yung mga qualities na makikita mo sa kanya, sabihin mo na gusto mo yun. I really like who you are.
Number 5, I'll always choose you. Sure, yes, never stop saying I love you dun sa mga partner ninyo. Kasi ito ay magandang sentiment at gagawin mo ang lahat para lang maipakita mo doon sa partner mo kung gaano mo siya kamahal sa abot ng makakaya mo. Pero kung sakaling makalimutan mo ang salitang I love you dahil sa iyong mga hectic and busy schedule, ang salitang I'll choose you, I'll always choose you, is far better than I love you. Kasi ang salitang ito ay nagpapakita ng words of affirmation, adoration, and respect how deeply you feel to your partner. Number 6, I support you. If it's important to you, then yes to me. May mga bagay sa atin o sa inyong dalawa na minsan hindi na kailangan intindihin kung bakit kailangan maintindihan at kailangan mangyari ito. Pero kung nakikita nyo sa mga partner ninyo ay mahalaga ito at kailangan hindi na intindihin kung ano pa, supportahan nyo na lang. Because this word is another way of saying I sacrifice for you. And will always have your back. Or mapaparamdam mo sa kanya na palagi kang nasa likodan lang niya. Pero kung sasabihin mo sa kanya ang salitang ganito na oo ka na lang, make sure na sincere ka at you mean it. Hindi naman pwede kasing pag pumalpak siya doon or kung may nangyaring hindi maganda doon sa ginawa niya, sasabihin mo sa kanya ng, yan, sabi ko kasi sa'yo eh. I told you so. Yan, sinabi ko na, kung nakinig ka sa akin, di sana hindi nangyari yan. So, importante na kayo ay sincere dun sa pagpayag ninyo o pagsuporta ninyo doon sa mga partner nyo. Ibinibigay mo lang yung opportunity sa kanya para magawa niya yung bagay na gusto niya. So, isa yan sa gustong-gusto nila, yung suporta ninyo. Number 7, I trust you. I trust you is better than I love you. Kasi nakapaloob na yan eh. Once na pinagkatiwalaan mo yung tao, kasunod niyan ang pagmamahal. Diba? So, kapag naririnig nila itong I trust you word, mas lalo silang nabibigyan ng confidence doon sa relasyon ninyo. Minsan, ito ang nagiging sandata nila para mas lalo silang maging mabuting tao. At kung minsan, hindi nila hahayaan maruyakan yung, is it tama? Mayurakan yung trust ninyo sa kanila. Hindi nila papayagang masira ito kapag alam nilang kayo ay nagtitiwala sa kanila. Napakalaking bagay ng salitang ito sa kanila. Kaya kung maririnig nila ito sa inyo, nabubus lalo yung confidence nila sa pagkatao nila at doon sa relasyon ninyo. Mas lalo nilang iingatan yung relasyon ninyo na huwag masira. Dahil alam niya na nagtitiwala ka sa kanya. Nagtitiwala ka sa kakayanan niya, nagtitiwala ka sa relasyon ninyo na hindi mo siya sasaktan, nagtitiwala ka na mahal ka niya. So maraming nakapaloob sa salitang I trust you. Ang salitang trust ay isa sa pinakamahal na kagamitan o armas sa relasyon. Ang trust ay priceless. Kaya pag ito ay ibinigay mo sa isang tao, napakasarap ng pakiramdam. Number 8, you're my one and only. Guys, you're my one and only and you're my number one is two different words. Kasi pag may number one, you're my number one, may number two, may number three. A very bold story that letting them know that you're not messing around. They are yours and you are mine. Ito ay isang statement na nagpapahiwatig na kayong dalawa lang dapat. You and me and no one else. At ito ay assurance din sa partner mo na ipinaparamdam mo sa kanya na nag-iisa lang siya sa buhay mo. Napakasarap na pakiramdam yan kapag sinasabi nyo doon sa mga partner nyo. Number 9. Ito, girls, ano to? Idea lang para mas lalong mabaliw yung mga boyfriend ninyo kapag babatiin nyo sila in the morning. Good morning, babe! Plus, insert a sexy photo. Guys, sexy photo, not nude photo. Men are visual creatures. Ang isang simpleng sexy photo na makikita nila
sa good morning babe mo. Ito ay nagpapakita lang kung ano yung nami-miss out nila every morning. A text like that will make him up away faster than a cup of coffee. Ang mga lalaki, iba ang imagination yan, guys. They are visual creatures. Tingnan mo, mag-message ka sa kanya ng I love you at saka yung good morning babe with the photos, with the sexy photo. Hindi niya papansinin yung I love you mo. Ang papansinin niya yung sexy photos mo. At kapag napansin niya na yung sexy photos niyo, na-compliment niya na yon, doon na siya mag-I love you to sa'yo. Ganon ang mga lalaki. Number 10, the final one, I forgive you. Fights happen, hurtful words are said, people lash out. But guys, there's always room for mistakes. Nobody is perfect. No relationship is perfect. Ang salitang I forgive you ay isang chance or opportunity lang sa mga partner ninyo na ipinapaalam ninyo na hindi perpekto ang tao. Natutulungan nyo silang ma-remind na it's okay not to be perfect sa salitang I forgive you. Napaka-importante na maramdaman nila kung sino sila sa pamamagitan ninyo. So kung nagkamali sila at hindi naman ganun kalala ang kasalanan nila, tell them, I forgive you. Lagi kayong maglagay ng room for mistakes para sa isang relasyon. Ipinapaalam nyo lang naman sa kanila na andyan kayo sa tabi nila. Pero ay hindi ito pwede maging lisensya na paulit-ulit gawin, guys, ha? Hindi, ang salitang I forgive you ay hindi isang lisensya para magkaroon sila ng right na ulit-ulitin. At ang salitang ito ay nabibigyan din sila ng chance na mas maging mabuting tao, mas baguhin nila yung mga pagkakamali nila dahil andyan kayo na nagpapatawad sa kanila. And when you decide to forgive him, make sure you mean it. Magandang reminder din ito sa kanila na sila ay may ginawang kasalanan, kaya pinapatawad nyo sila. I forgive you is a big word for them and it's a big decision for you. So yun lang guys ang ating topic for today. I hope may natutunan na naman tayo sa videong ito. At kung nagustuhan niyo po ang videong ito, maaaring pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel na to, mag-subscribe ka na. Just click the red button below and also hit the notification bell para in case may mga bago po tayong video, is ma-notify po kayo. Once again, guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye! Peace out!